nagtaka po sa iyo, ang ginamit po ay God. Bakit? Ano po? So, naituro na po natin ito before. Bakit God? Bakit Matthew dito? Kasi po, ang inaabot po ng aklat ng Mateo, karamihan ay mga Hudyo. Ano po? At sa Hudyo, bawal pong banggitin ang pangalan ng Diyos. Ano po? Amen? Ayaw nilang magkasala at ganun na lamang ang talagang kanilang pag-iingat. Ano po? Nababanggit man lamang ang salitang Diyos. Amen? Kaya nga po sa Bible, ano po? Kapag binasa po natin, Yahweh, YHWH, ano po? Walang vowel, amen, ano po? Bakit? Kasi napakahirap. Kaya yung Yahweh, pinalitan nila ito ng mababasa, Jehovah. Ano po? Anyway, ito po yung ating topic. Sabi po dito, the people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa Matthew, sa MBB, mas medyo maganda, dahil naintindihan natin lahat. Sabi po dyan, ang mga taong nasa kadiliman ay nakakita ng maningning na ilaw. Sa mga nakatira sa lilim ng kamatayan, ay sumikap, ano po, ang liwanag. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. Amen, ano po? We know Jesus. He is the very word. Tama po ba? As John 1:1 sinabi po, ano po yon? From the beginning, there was the word and the word was with God and the word was God. Sa John chapter 1 verse 14, ano po, sinabi po yon? And the word become flesh and dwelt among us, none other than Christ Jesus. Amen, ano po? So mapapansin po natin dito, ano po, ang Panginoong Jesus nangaral. At ano ang kanyang unang-unang sinalita, ano po, sa kanyang pangangaral? Magsisi. So sa salitang magsisi, ano po, ito po ay napakamahalaga, ano po, sa kaharian ng langit. Amen, ano po? For without pagsisisi, amen, hindi po pwede makapasok ang sinuman, ano po, sa kingdom ni Lord. Amen, ano po? Hindi, ito po yung pinaka-shortcut, ano po, para tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit. Walang iba kundi ang pagsisisi. Amen, ano po? Bagamat ang Panginoong Jesus, binigay niya na ang lahat, ano po, sa atin. Libre, wala tayong magdurusa. Tama po ba? Sabi ko nga po doon sa chat group namin sa EGR, ano po, I was so blessed with the word of the Lord, ano po, and it really convicts me. Amen? Ang sabi niya doon, ano po, na sa pangusap niya sa akin, ano po, habang tinitingnan ko yung mga bills, amen, ano po, nandun sa chat group, ano, napakalaki na ng aming pong gagastusin sa event, ano po, sa December. And I do not know where we will get, amen, ano po, but because we are walking by faith, ano po, kaya po itong gawin ng Panginoon, ano po. Sabi ko sa Panginoon, Lord, talaga bang dapat pagkagastusan ang mga ito, ano po, yung mga kaluluwa, ano po, ng mga baguhan. Amen, ano po. Kinumpik ako ni Lord, no? Pinaalala po niya sa akin, amen. Nung ako ay tinutuya, sabi ng Panginoon, para ikaw ay maligtas, nasaan ka? Amen, ano po. Nung ako ay nananalangin sa Gethsemane at halos tumulo yung gapatak ng dugo, ano po, sa aking mga aspawis, ano po, sa aking katawan, amen, ano, nasaan ka? Ano po? Anong naging bahagi mo, anak? Sabi niya sa akin, amen, ano po? Sabi niya, nung ako ay pinagsususuntok, ano po, sinasampal, ano, doon sa scourge at the pillar, nasaan ka? Amen, ano? Nung ikaw, nung ako ay pinapalo, hinahagupit sa likuran, ano po, at halos duguan, ano po, nang ako'y tigilan, nasaan ka, anak? Amen? Isa pa pang umusap, nung dala-dala ko yung cross, sabi ni Lord sa akin sa puso ko, ano po? Ang bigat ng kasalanan ng mundo, nasaan ka, anak? Anong contribution mo sa lahat ng yan? At nung ako ay pinapako, amen, ano po? Anong in-invest mo sa lahat ng hiram ko? Nag-get po natin? So, that is the very word na nag-speak sa puso ko, ano po? Ako walang ma-invest para sa kaluluwa. Samantalang ang Diyos, ibinigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak para sa ikapagpapatawad, ano po, na lahat ng kasalanan. Pero nasaan nga ba ako? Samantalang nandito nagre-reklamo ako, ano po, na hindi naman sa akin galing ang resources. Tama po ba? Na hindi naman sa akin galing ang wealth. Ni hindi na ako, ni walang akong karunungan. Amen, ano po, kung hindi niya ako bibigyan, kung hindi niya tayo bibigyan,
kaibigan. Amen? Anong mayroon tayo? Tama po ba? Amen? Mayamang tayo sa reklamo. At the Lord, ano po? Lahat ng ginawa niya sa cross. Amen? Ang tanging ginagawa lamang ng taong tumanggap. Nasisiyahan na ang Panginoon na tamang, sa tamang attitude ng pagtanggap, ano po, sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen, ano po? And I hope, ano, magrema po ito sa atin. With all the sacrifices Jesus did, nung tinanggap natin ang salvation, wala tayong kamuang-muang, tama po ba? Yung karamihan sa atin, basta alam ko, tagapagligtas ko ang aking Panginoong Jesucristo. Pero tinuruan niya tayo, unti-unti, amen? Kung paano magbigay ng buhay. Kung paano magpahalaga sa kanyang mga minamahal. And the question is, are we also willing to invest for those souls? Are we also willing to invest for those souls? Parang kanina lang yung pangungusap sa Dawn Prayer. It really hits my heart. Ano po? Yung apat na tao, na hindi man lang sila kinilala, kasi sabi nga ng exhorter kanina, Pastor Arman, ano po, nakasentro yung istorya sa Panginoong Jesucristo at doon sa paralitikong pinagaling. Saan nga po yung Matthew, ano po, anyway? Mark chapter 2, ano po. So nakasentro po yung kanyang, yung pong story sa ating Panginoong Jesucristo at doon po sa paralitiko. Pero yung nagbutas ng bubong para po makababa yung paralitiko doon sa bubungan dahil sa dinagsak ng tao ang Panginoong Jesucristo, hindi sila makasingit, ano po. Yung gumawa ng paraan, amen, ano po, para makalapit yung paralitikong iyon, ano po, doon sa Panginoong Jesucristo at magkaroon siya, makatamasa, ano po, ng pagpapatawad sa kasalanan at kagalingan sa kanyang karamdaman. Hindi man siya pinansin. Hindi man siya binigyan talaga ng tawag dito, opo, yung pagpupuri man lamang, ano po, dahil nakasentro doon sa paralitiko. And same with us. Why? Hindi natin hinahanap yun. Tama po ba? Hindi natin hinahanap, amen, na magparangalan. Tama po ba? Amen, ano po? Pero hindi tayo tumitigil na makapag-abot ng mga kaluluwa. Ano po? Na mag-invest, ano po, lahat ng sacrifices, amen? Oras, buhay, ano po? Ano pa? Finances? Lahat po yan. Amen. Ano po? Kasama yan. Because God invested for each one of us. Personal na nag-invest ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Tama po ba? All He is asking, magsisi kayo. Ano po? Magsisi kayo. Bakit? Sapagkat ang paghaharig ng Diyos ay naririto na, ay malapit na. Pag sinabi pong near, ano po? Nandito na. Amen. Ano po? Ito po yung hinahanap lang sa atin ng Panginoon. Gustong-gusto niyang ibuhos ang lahat ng pagpapala. Gustong-gusto niyang ipakilala kung sino siya. Amen, ano po? Sino ang Panginoong Jesucristo sa buhay mo? Amen, ano po? Pero sabi niya, anak, magsisi kayo. Magsisi kayo. Amen, ano po? Napakahalaga ng salitang pagsisisi. Amen. Kapag ka po babasahin natin ang Matthew chapter 4, ano po, kung mag-uumpisa po tayo, sa verse 12, amen, ano po? Makikita po natin dyan, sabi dito, now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. Nagpunta daw po si Lord Jesus sa Galilee. Actually, magkatabi lang po ang Nazareth at saka po ang Galilee. Amen, ano po? And leaving Nazareth, he came dwell in Capernaum. Part po ng Galilee ang Capernaum. Which is by the sea in the regions of Zebulun and Naphtali. So a quick view. Ano po? Bakit isinulat itong si Naphtali tsaka si Zebulun? Amen? Sa ating pag-aaral sa inductive Bible study. Amen? Every detail na nakasulat sa salita ng Diyos mahalaga para sa Panginoon. Tama po ba? Wala po dyan ni tuldukman, ano po, ang hindi magaganap pagdating ng panahon. So sabi po dito, ano po, dito sa Bible, amen, ano? Ano ang makikita natin kay Zebulun at tsaka kay Naphtali? Bakit pinaprophesy, ano po, sa Isaiah
the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness saw a great light, and upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Amen. Ano po? Isipin mo ha, bakit sa lugar na ito, unang nag-preach si Lord Jesus? Ano ang pride ni Naphtali at ano ang pride ni Zebulun? Amen. Ano po? Actually, ito po yung naging katanungan ko, ano po, as I meditate the word. Amen. So Naphtali, balikan po natin sa Old Testament. Actually, Naphtali is the sixth of the 12 sons of Jacob. May apat na asawa si Jacob. Tama po ba? Amen. Ano po? At si Naphtali ay ika-anim sa 12 anak na lalaki. Sa 12 sons, syempre, hindi kasama daughter. Amen. Ano po? So, 6 of the 12 sons of Jacob. Si Naphtali ay second na anak o bunsong anak ni Jacob kay Bilha. Amen. Ano po? Si Bilha ay katulong ni Rachel. Sa panahong iyon, ang kultura, amen, ano po, kapag ikaw ay slave, ano po, kapag ikaw ay slave, ibig sabihin, pag mamay-ari ka, wala kang karapatan. Amen, ano po, hindi ka pwede magsabing, I don't like. Amen, ano po, ganon kabigat ang ibig sabihin ng servant o slave during the Old Testament time. Naunawa po natin, kaya nung sinabi ni Rachel, ibibigay ko sa iyo ang slave kong si Bilha. Yung magiging anak niya, parang ako na rin ang nanganak. Nag-get po natin, ano po? So, nanganak si Bilha, si Dan, ang una niyang panganay, at ang pangalawa niya po ay si Naphtali naman. Amen, ano po? So, ika-six po si Naphtali. Si Naphtali ang ibig sabihin, may struggle or may wrestle. Ang nagbigay ng Naphtali na pangalan kay Naphtali ay walang iba kundi si Rachel. Sagot si Rachel sa pakikipagtunggali niya sa pananalangin sa ating Diyos na buhay. Amen? So kaya tinawag na Naphtali. Amen? Ano po? Dahil noong ipanganak si Naphtali, punong-puno po siya ng pangungutya sa kanyang kapatid. Amen? Na si Leah. Ano po? So nakikipag-struggle siya kay Lord. Lord, bigyan mo pa ako ng isang anak through Bilha. Ano po? Sa pamamagitan ng aking katulong. Ano po? So, ipinagkaloob ito ng Panginoon at yan na nga po si Naphtali. Dati pati pag nagbibigay ng pangalan, ang kahulugan ng pangalan, ano po, ito po ay tunay na tawag dito, may kapuluhan. Ano po? Hindi po katulad ngayon eh, kasi maganda yung ganitong pangalan. So, yun ang pangalan. Kip. For example, Kip. Ano po yung aking pamangkin? Kip. Sabi ko, ano ibig sabihin ng Kip? K-I-P-P. Wala, gusto ko lang magandang pakinggan, Kip. Kaya pag tinignan mo sa book of names, wala kang makahanap na Kip. Nag-get po ba natin? Tama po. Pero noon, pag nagbibigay sila ng pangalan sa bawat mga kaluluwa, ano po, sa bawat mga ipinapanganak, talagang may meaning yun. Ano po, meaning po yun. Kapag ipinanganak sila, nagdadalamhati sila, ano po, bibigyan nila ito ng katulad ng pangalan Jabez. Si Jabez po, tama po ba? Dahil kaya Jabez ang pangalan niya, siya'y pinanganak ng may kapighatian. Sama ng loob. Kaya nung ipinanganak siya, Jabez ang pinangalan sa kanya ng kanyang ng magulang. Paliwanag po ba? Amen? So, alam niyo po yung pangalan natin, napakahalaga po yan. Amen? Ano po? Napakahalaga po yan sa paningin ng Panginoon. Amen? So, may struggle. Itindihan natin. So, si Naphtali, ano po, yung kanilang tribe, nung sakupin na sa pamamagitan ni Joshua ang lupang Kanaan, ang napunta po sa tribe ni Naphtali, amen. Actually, kahit po si Zebulun, ano po, sila po ay magkatabi lang, amen, ano po, ay ang Sea of Kinneret or Galilee. Ito po yung another name ng Galilee, Sea of Kinneret. Amen, ano po. Sa Sea of Kedereth, amen, ano po? Pag makikita po natin, mamaya makikita natin yung mapa, amen, ano po? Karunihan po sa kanilang mga paligid, amen, ano po? Ito po ay napapaligiran ng Ammonites, amen, ano po? Mga kalaban ng Diyos, ano po, na sinabi ng Panginoon, itaboy ninyo sila sa lupang pangako.
Amen? Nang ibinigay sa kanila ang lupain Kenneret, o ang Sea of Kenneret o Galilee, at yung mga kabuuan po, ano po, na napunta kay Naphtali. Nagkaroon ng kasalanan ang tribe of Naphtali. Same with tribe of Zebulun. Hindi sila nakinig, ano po, sa ating Diyos. Ano ang kanilang, kanilang ginawa? Hindi nila hinayaan na mapalayas ang lahat ng mga nandoon na mga Canaanites. Ang ginawa nila itong alipin. Amen, ano po? Pero sa tribe din ni Naphtali, ito po nakasulat po yan sa Hukom 1:33, hindi rin pinaalis ng lipin ni Naphtali ang mga taga Bet-Semes, ano po? So, part din po yan ng kanilang lugar. At Bet-Anat. Sila'y sama-samang nanirahan doon, ngunit inalipin nila ang mga taga-roon. Amen? So, ibig po sabihin, they take control of those people para maging servant nila. Amen? Nataliwas sa sinabi ng ating Diyos na kapag nasakop ninyo ang lupang pangako, kailangan palayasin ninyo lahat doon, ano po, ang mga nakatira doon. Amen? Mga Amorites, mga Canaanites, ano po, lahat po yan, kailangan ninyong mapaalis. Amen? But they dwell, ano po, they rely on their own wisdom. Sabi nila, mapapakinabangan na natin ito. Ano po? So gagawin na lamang natin silang alipin. Sumuway po. Pag sumuway po yan, mamaya makikita din po natin. How about Zebulun? Balik muna tayo kay Naphtali, sorry po. Hindi ko na dyan sinulat. Si Zebulun, ay si Naphtali, ano po, makikilala mo rin siya sa lahat ng kanyang mga, tawag dito, sa lahat ng mga tribes, ano po, may mga kwento si Naphtali. Kilala niyo si Barak? Sino nakakilala kay Barak? Nasa kamay. Barak. Amen, ano po, si Barak, ano po? Hindi po si Barack Obama. Amen, ano po? Si Barack na nasa libro po ng nasa Bible. Amen, ano po? Sa panahon po ni Deborah. Ito po ay matatagpuan sa Judges. Amen, ano po? So, pag makikita po natin, si Barack ay isang Nephthalites. Barok. Sa Tagalog, Barack. Amen, ano po? Sige po. Anyway, ito po ay matatagpuan sa Judges chapter 4, verse 6. Sabi dito, then she sent and called for Barak. Barak, the son, sa English pala ang Barak, ano po? The son of Abinoam from Kedesh in Naphtali, and said to him, has not the Lord of Israel commanded, saying, go and deploy troops of Mount Tabor? Take with you 10,000 men at the sons of Naphtali and of the sons of Zebulun. So si Barak po, ano po, siya po ay isang Naphtalites. Nakakitaan ni Deborah ng leadership itong si Barak. Amen? Pero, dumating ang panahon, oo si Barak, okay, nako, talaga naman, ando ng kanyang kasigasigan, si Barak, ano po, na siya ang papatay kay si Sarah. Amen, ano po. Pero, kapag binasa niyo po yung buong yan, ano po, noong dulusog na, anong ginawa ni Barak? Sabi niya kay Deborah, kapag hindi ka kasama, hindi ako pupunta doon para makipaglaban. Barak relies on Deborah, not on God. Nag-get po ba natin? So, ito po ay isang kahinaan ng mga Naphtalites. Tanda po natin, ano po, sa isang pamilya, kung ano yung ginawa mo, ito po ay magtawag dito, makikita o damay mo ang kabuuan, ano po, ng iyong sambayanan. Tama po ba? Si Barak, isa lamang sa mga Naphtalites, pero siya ay leader. Amen. Tama po ba? At kung ano yung ginawa mo, ano yung coward na Tagalog? Yung katuwagan, ano po? Yung magiging duwag, ano po, ni Barak, amen, ano po, nag-manifest ito sa buong Naphtalites. Nag-get po ba natin? Amen, ano po. Dahil siyang leader, natuwag siya,
Nagituwag din lahat. Ano po? So, dala po ito hanggang sa generations to generations. Ano po? Na may isang barak na Nephthalites, ano po, na isang duwag. Maliwanag po ba? Pero pag makikita natin, ano po, sa history, maging sa panahon ni Moises, ano po, talagang matatapang sila ang mga Nephthalites. 53,000 men, actually, sila po yung pinaka, hindi po sila yung pinaka-konti. I think, panglima o pang-anim, I'm sorry, pangatlo, ano po, sa pinaka-maraming army, ano po, na sumasama kapag labanan. Pero nang sila po ay pupunta na sa lupang pangako, nasa 43,000 na lang. Ibig sabihin, nag-down po ito. Ibig sabihin, marami po, ano po, na nawala sa kanila. Maybe because of the fights. Ano po, wala po sinabi ang Biblia. Basta yun po sinabi ang Biblia. Amen, ano po. Anyway, so makikita natin dyan, ano po, ang kahinaan pa ng Nephthalites, doon sila. Amen, ano po. So ano po yung makikita natin dito mamaya? Amen, ano po. Ang Nephthalites, sandaan po natin. Doon sila ay blessed pa rin pala. Ano po? Kalimutan ko sabihin. They were blessed. Amen? They were blessed by their father Jacob. Ano? Sabi niya kay Nephthali, ikaw ay katulad ng usa. Sa nababilis. Ano po? So ito yung kanyang blessing kay Nephthali. Ibig sabihin, saan man siya dadako, he can conquer. Ano po? Mayroon siyang kabilisang angkin. Amen? Ano po? So ito po yung mga makikita natin kay Nephthali. Ito kay Zebulun. Sino si Zebulun? Si Zebulun ay ikasampu naman na anak. Sa 12 anak ni Jacob. Ito naman po ay bunsong lalaki ni Leah. Ano po? Bunsong lalaki ni Leah kay Jacob. Ano po? Mayroon pa kasing naging kasunod si Zebulun. Si Dina. Ano po? Yung anak po niyang babae. Nag-isa po ang babae si Dina. Amen? Nakasulat po yan sa Genesis chapter 13. Ano po lahat po yan. Amen? So, six son of Jacob with Leah, walang iba kundi si Zebulun. Si Zebulun, ano po? It means treated with honor. Laging nag-aaway kasi itong si Leah tsaka si Rachel. Ano po? Pagka nanganak itong si Bilha, oo. Ano po ah? Itong isa, kailangan manganak din ako. Ano po? Ganun po sila, no? Kaya ang hirap ng dalawang asawa, kaya tatlo, sino hindi nahirapan? Ewan ko bakit ganun ang kapit yung gusto dalawa, tatlo, angkap dati, no? Ang hirap kaya, amen, ano po? Anyway, no? Siguro masakit ang ulo ni Jacob during that time. Amen? So, honor ang ibig sabihin ng Zebulun. Amen? At ganun din ang kanilang kasalanan. Hindi nila pinalayas ang mga nakatirang Canaanites doon sa lugar na kanila pong namana. Sabi po sa Numbers 33 verse 52, then you shall drive out all the inhabitants of the land. Yan po yung utos ng Diyos. From before you and destroy all their figured stones and destroy all their metal images and demolish all their high places. Ano yung una? Sabi dyan, you shall drive out all. Take note of all. Alam mo yung pagsunod sa Panginoon ng precise, ng accurate, ano po, kailangan po yun. Kapag kasusunod po tayo, amen, ano po, dapat 100%. Because it will, ika-count po yun na sin sa atin ng Panginoon. Kapag ka po hindi po natin ito sinunod ng 100%. Nagit po natin? Naunawa po ba natin? Amen, ano po? Tatanong po, bakit 10% yung nakasulat sa tithes? Sabi niya, 10%. Tama po ba? Amen, ano po? Ba't naglagay pa ng 10% sa Bible? Para alam natin yung rules sa pagbibigay. Nagit po ba natin? Kung ano yung dapat na ibigay. Hindi daw tayo, hindi sa ating sarili, ang hinihingi ng Panginoon, kaya mo bang sundin ang Diyos? Maliwanag po ba yun? Naintindihan po natin? Hello? Amen. Amen. Ano po? Pero sa Judges, ang ginawa nitong si Zebulun? Zebulun did not drive out the inhabitants of Kitron or the inhabitants of Nahalol. So the Canaanites lived among them, pero katulad ng Naphtali, yes, they are subject to forced labor. Ito pong subject to forced labor, hindi po ito
panumpunan ng Diyos. Ito po ay pag-iisip ng tribe ni Naphtali at tribe ni Zebulun. Maliwanag, maging ang tribe ni Asher, ano po? Makikita, pagbinasa niyo po ang Bible, ano po? Amen? Oo, gaya-gaya na sila eh. Uy, may pakinabang kami dito. Ikaw rin, ganun din ang buhin niyo. Naintindihan po ba natin? Kaya alam mo yun, dapat nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Para alam natin yung ating susundin. Tama po ba? Hindi yung, di pwede ito, ako nga eh, ganito, no? Kaya sa sitya nga eh, Kristiyano, o pwede. Naintindihan po ba natin? So gagaya din ako sa kanya. Ba anak, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay ng rules kung ano ang dapat na sundin at hindi dapat sundin. Tama po ba? Amen. Hindi po ang pastor sa kanyang sariling pamamaraan. Amen. Ano po? Hindi po ang presidente sa kanyang sariling pamamaraan. Hindi po ang taong bayan o majority sa kanilang sariling pamamaraan. May sariling rules ang Diyos. Maliwanag po ba yon? Amen. Ano po? Like, katulad ngayon, di po ba? Lagi na po ikaw nasasabi, and this is really my burden. Katulad sa AGR, nagtatanong ang pastor rin eh, ilang taon ba ang pwede sumama sa AGR? Dati, dapat matanda na. Yun ang nasa puso ko, dapat matanda na kasi sasagutan ka. Aba, yung mga bata, grabe ang ginagawa ng kalaban. They are poisoning the minds of the children. Kasi yung mga Kristiyano, later na pag lumaki na at saka paturuan magsisi. Nagat po ba natin? Later na pag malaki na at saka na lang turuan, bata pa. Pero ang kalaban, masyado siyang kaning. Hindi mo aakalain, aba, pipuntirehin niya rin yung mga bata. Kaya magugulat ka, 8 years old, 9 years old, no? Kumakakende, Nagat po ba natin? This is so serious. Ano po? Nakakalungkot. Nalungkot ako. Bakit? Kasi sa Angono, promise ko po yun. Yung po, doon po ako nakatira. Inalaw na ang SOGI. Ay, hindi na yung SOGI ang pangalan ni LGBTQ+. Ano ba yung plus na ano? Nakalimutan ko yun. Yung po yung pangalan na ipinasa nila ngayon doon, eh, banyan. Kaya pala nung ako'y nagpunta doon at umatend ako ng foundation, lumaki po ako, nag-aral po ako sa Christian school. Ano po? Nagulat ako, ang alam ko, Christian school yung pinag-aralan, Catholic school yung paaralan ng aking pamangkin, ang Gono Private School po yun. Ano po? Umatend ako ng foundation, sabi doon ng teacher, meron silang ibibigay ng mga regalo. Sabi niya, sige, lahat ng mga pusong babae, ano po? Pero mga lalaki, umakyat sa harapan. Nagulat ako kasi ang daming umakyat sa stage. Nagyan po ba natin yun? It means even in the school wherein iba't ibang level, bata hanggang high school, na i-implant sa kanila, ba ina-acknowledge kami? Christian school to. This is how, no po, the devil works on these days. Ganyan siya kumikilos. Na para sa atin na entertain tayo, enough na ma-entertain. Nakita ko nga po dun sa isang ano-ano po, comment. Kay Vice Ganda. Hey, Vice Ganda, na-entertain mo ako, pero hindi ibig sabihin matuturuan mo ako na tanggapin ka. And then why you are? Bakit hinahayaan mo na ma-entertain ka? Sometimes we are like that. Sometimes we are like that. Like Zebulun and Naphtali. Kasi meron akong nakukuha. Tama po ba? Meron akong nakukuha, kaya pwede akong makapag-compromise. But this is the cause of their fall. And this is even the cause of the fall of Philippines. Tama po ba? Tama po, di ba? Nang tinanggap natin ang ganyang klase ng mga, ewan, hindi ko alam po anong tawag sa kanila. Amen, ano po? Kasi hindi ko masabing gender. Amen, ano po? Kasi alam ko dalawa lang ang gender na ginawa sa Bible. Amen, ano po? Dati tago sila, pero nung sige, compromise kasi na-entertain tayo, masipag naman, mabait naman, matulungin naman. Amen, ano po? So tanggapin na lang.
Now, sa susunod, sila na ang maghahari, katulad sa Sodom at Gomorrah. Maybe, not in our generation, maaaring mamatay tayo, but to our children, grandchildren. So makikita natin kung gaano kasama na ang buhay. Tama po ba? Ewan ko kung bukas po ang ating mga pananaw sa mga ganitong bagay. Pero hayaan natin mabuksan ang pananaw ng bawat isa. Ganito po ang ginawa ni Naphtali at ni Zebulun. Because they can gain with their compromising. They think habang buhay na magiging sila'y aming alipin. Pero dumating ang panahon, sila na ang inalipin. Tama po ba? Babasahin ninyo yung kwento, ano po? So this is what, ano po? Ito po yung lugar na yun, ano po? Yung lugar, nasakop ng Assyria dahil sa kasalanan, lagi natin tatandaan na kasalanan, hindi pwede yung walang consequence. Sabi ng Numbers 23, ano po? Your sin will find you out. Ikaw ang nagkasala, ikaw ang hahabulin ng kasalanan. Ang masaklap, pati yung anak mo. Tama po ba? Pati yung mga generations na magmumula sa iyo. Kaya nga yung naririnig ko, no po, nalulungkot ako. Yung sa mga bata pa, yung mananampalataya, no? Sabihin nila, sabi, tatanungin ko, anong anak mo, kuya? Ilan ang anak mo? Nag-iisang babae, pambayad ng kasalanan. Father yun. Tatay. Gawa siya ng kasalanan kasi may pambayad naman siya sa kasalanan. He's already imposing curse to his child, to his daughter. Tapos kapag may nangyaring masama sa kanyang anak, magagalit siya. Tama po ba? Pero siya lang nag-impose nun. This is the truth. Hindi natin minsan alam yung sinasabi natin, yung ginagawa natin. Amen? So ito po, nawa naintindihan natin ano po. Dito ko naintindihan na si Zebulun pala siya kasi Naphtali. Pinamahayanan ang kanilang lugar. Ano po? Ito, kanilang lugar. Yan. Amen? Ito po. Yung ano po? Sedes, Hazor, Kineret. Amen? Ano po? Ito po, yung blue. Sipo yan. Cute, no? Dagat yan. Ayan. Ito dagat, ito dagat. Diba yung ano yung ilog tawag dyan? Ano po ba ang sea? Dagat. Ano po yung ilog sa English? Ha? River. Ano yung lake? Lawa. Okay. Okay. So ito po ilog, no? Siguro ilog to, no po? Kasi ito dagat, tsaka dagat. Amen? Ito po, dugtong. Naintindihan po natin? So ito pong lugar na ito, eh, pinalaki ko lang, ito na po siya. Ito po ang Zebulun. At ito pong halos kasakop kasi talaga ng Naphtali ang Kineret, ano po. Pero katabi siya, katabi ang Zebulun. Amen, ano po. So same, ang kanilang ginawang kasalanan. At ang sinabi ng Isaiah, ano po? Sabi ng Isaiah, ngunit napawi na ang dilim. Ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulun at ang lupain ng Naphtali. Take note ha. Nailagay ng Diyos sa kahihiyan si Naphtali at saka si Zebulun. Tama po ba? It's because of what they did. Because of the consequence of their sins. Amen? Ano po? Ngunit sa panahong darating, kay Isaiah po ito pinapasay, dadakilain niya ang lupaing ito. Dadaanan papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hintil. Take note, ang unang preaching ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang mga Jew ang nakarinig. Maliwanag po ba yun? Even the Gentiles, narinig din pala nila because naninirahan sila dito sa lupain ni Naphtali at saka ni Zebulun. Maliwanag po ba yun? Na-amaze ako. Sabi ko, praise God, ano po?
So, during the first preaching of Christ Jesus, ipinakita niya na ano po, na bagamat siya ay dumating para sa kanyang sariling bayan, subalit hindi niya isinara ang pintuan para sa mga katulad nating mga pagano. At tayo po yun. Ano po? Kapag hindi ka po Israelites, tawag sa iyo Gentil. Hindi naman tayo Israelites. Tama po ba? So, Gentiles po tayo. Amen! Maliwanag po yun? So amazing. The two hearers of the first preaching of Christ Jesus is the Gentiles and the Jews. Maliwanag po? Hello? Yes. Amen. Ano po? So sabi dito, nakakita ng isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Imagine mo, no? Ano yung kasalanan ng ni Neftali, itong bayan na ito, ng Neftali at saka ng Zebulun? Walang iba kundi nagkumpisa sa compromising. Pagsuway sa utos ng Diyos. Any pagsuway. Mamaya mapag-aralan natin yan. Po? So sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. Amen. Ano po? Apo, kasama po ang Intil doon. Nag-get po ba natin? I am so amazed upon reading this. Ay, lalo kong na-inlove kay Lord. Bakit? Imagine mo, hindi lang pala yung sinabi ni Paul na buti na lang hindi, anong tawag dito? Hindi kayo sumunod at kami man ay naabot. Because the preaching of Lord Jesus Himself, inabot niya na noon pa man, ano po, ang mga Hintil. Maliwanag po ba yun? But the priority, of course, is His bayan. Amen. Hello? Amen. Ano po? So nakaka-bless. Sabi po dito, nakakita daw po sila na isang maningning na liwanag ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Imagine mo, ano po, sanay ka na lumakad sa dilim. Tapos bigla kang sinilawan. Gugustuhin mo pa ba yung silaw? Gugustuhin mo pa ba yung liwanag? Dapat. Tama po ba? Minsan, ano po, ang isang tao sa labas, kagalang-galang. Pero sa loob, sobrang bulok, sobrang dumi. Tama po ba? Maring sa trabaho, taas ng respeto ng mga taong nakapaligid. Pero tayo mismo nakakaalam kung gaano kadilim ang ating sarili. Tama po ba? Amen, ano po? So ganito din po, ano po, ang kalalagayan, ano po, ng mga tao sa lugar na iyon. Amen? Ano pag sinabi mong liwanag, anong ibig sabihin? Sabi po sa Isaiah chapter 9, 1-7, ano po, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagagalak sila na parang panahon ng anihan at parang mga taong naghahati-hati na nasamsam na kayamanan. Amen, ano po? Ganun po yung nasa liwanag. Full of joy. Amen, ano po? Ganito yung nasa liwanag. Punong-puno ng kagalakan. Parang araw-araw celebration. Naunawa po ba natin? Why? Because if we will know the light, we will be full of hope. Kahit na andyan ang dami-dami, ano po, na mga struggles. Parang katulad kanina, na naman, ano po, umaga. Amen, ano po? Hindi kami nag-usap ng Pastor Arman. Pero yung tinutukoy ng salita, maging ng prayer meeting about the life, ano po, andoon po talaga, ano po, ang pangungusap ng Panginoon. Amen? So, bagamat andoon ang barriers, andoon ang mga struggle, amen, ano po, ng buhay. But still, we will not lose hope. Bakit? Kasi alam natin, naliwanagan na tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Naintindihan po ba? Maliwanag po yun? Amen, ano po? So, sabi dito, ano po, every day is a celebration. Pinasisigla ang bawat pagdiriwang. Amen, ano po? Minsan sabi ko nga, Lord, sa lugar na ito, dati punong-puno ng kasiglahan ang bawat umaawit. Hindi sila nahihiya na tumalon. Hindi sila nahihiya, ano po, na talagang ibigay ang the best para sa Panginoon. Hindi sila nahihiya na sumigaw para sa kapurihan ng ating Diyos. But Lord, how about now? I do not know what struggles na mayroon tayo ang bawat isa sa atin. Pero huwag kong isipin, ikaw lang may struggle. Lahat po tayo. And once we know Lord Jesus, we will not stop worshiping Him. For we know that He is our Savior. Siya po yung makapangyarihan Diyos. Siya po yung Prince of Peace. Ano po? Mababasa po natin yan mamaya. Siya po ang Emmanuel. Amen, no?
Sabi dito, sapagkat binali mo ang pamatok, kapag ikaw ay nasa ilaw, alam mo na anuman ang kahirapan, it will not be as heavy as, ano po, before. Tama po ba? Sabi ng Panginoon, ang pamatok ko ay hindi gaya ng pamatok ng sanlibutan ito. Ano po? Ito po ay magaan. Bakit? Ano po? Sapagkat kinuha na po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? All we have to do is to trust. Alam niyo po yung lumalakad kasi sa dilim. Hindi mo alam eh, ano po, ang bawat bagay. Pero pag nakita mo ang liwanag, sigurado ka kung ano yung gagawin mo. Tama po ba? Amen? Kasi walang natatago eh. Tama po? Ano po? Nagkakaroon ka ng kalayaan. Amen? Amen. Ano po? So, sabi dito, sapagkat pinali mo ang pamatok ng kahirapan at ang mga bigatin ng kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mangaapi, iyong pinali tulad ng Midian na iyong pinapi. We are victorious in Christ. Number 5, ito po yung sa kingdom ha, ito po yung pag nasumpungan natin ang ating Panginoon. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dubo ay susunugin. Ano po? No more! Ano po? Hindi nakatulad doon na magre-rely ka pa sa sarili mo para madaig ang isang kalaban. Nagat po natin? Amen? Ano po? No more like that. Si Lord na ang nanagumpay. Amen? All we have to do is to stand victorious. Maliwanag po ba yun? Amen? Kaya ang Kristiyano dapat nag-i-stand victorious, hindi yung parang laging talunan. Alam niyo po, pagpunta ko dito, ngayon lang umaga, amen, ano po? Anak, magano ka, tumawag ka sa akin, urgent. Alam ko na yun, pag sinabi ng nanay kong urgent, wow, problema yung tiyak. Kaya na-pray na ako, Lord, calm my heart. Parang nga, nabangga yung aming isa sa akin. Hindi naman wasak. Grabe daw po ang bangga kasi elf ang bumangga sa likuran. Amen? Ano po? Pero praise God! Bakit? Sabi ko, ito po ang aking stand. Lord, pag may inanaw ka na hindi magandang pangyayari sa aking paningin, ano po? Awak ko ang aking buhay. Tama po ba? Amen? Ano po? All I know is to trust you. Amen? Masama yung balita. But Lord, bahala ko dyan. Tama po ba? Alam mo, gagamitin yan sa AGR sa December. Nagat po ba natin? Amen? Ano po? All I know is that we have to stand strong in the faith. We have to trust, ano po, Jesus. Sapagkat tinapos niya na ang bawat detalye, ano po, ng buhay natin. Amen! So sabi dito number 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanyang pamamahala, all the government. Amen, ano po? Lahat ng pamamahala, ibibigay sa kanya. At siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo. Who counsels you when you are in trouble? I just want to ask this. Who counsels us when we are in trouble? Is the word of God counsels you? O ang tingin mo pag nasa trouble ka, ang bigat naman ang salitang ito? Di ko kaya. Anyway, I will just look like Naphtali and Zebulun. Siguro kalooban ito ng Panginoon. We have to stay strong in the faith. Maliwanag po ba yun? Hello! Yeah. Sabi dito, ano po? Let us not stop worshiping the Lord. Why? Because He is so wonderful counselor. He is a wonderful counselor. Amen? Ano po? Bakit ako? Gusto ko talaga nagpupuri sa Panginoon. Kasi bakit? Kilala ko ang aking sarili pag wala ko sa Diyos. Alam ko kung paano ko pinaglaruan ang kalaban. In my old life. Amen? But worshiping the Lord, I cannot withhold Him. Because He did not withhold Himself to me. Naintindihan po natin, I am not telling this, ano po, para gayahin. Hindi rin lang naman galing sa puso. Bakit ka pa magtatatalon? Tama po ba? Amen, ano po? This is not a show. We have to always release to the Lord our thanksgiving. Yun lang ang alam kong kayang ibalik ng isang taong naka-receive ng tunay na blessings buhat sa Diyos. Amen! Amen. Makapangyarihan Diyos. Pag sinabi mo makapangyarihan, kumbaga sa ano, lahat, ang daming dumidikit kay Duterte. Tama po ba? Bakit kailangan kay Lord? Walang dumidikit. No, I'm just asking that one. No? Dapat
dapat ganun tayo. Lord, didikit ako sa'yo. Tama mo ba? Kung ano yung gusto mo, kung ano yung sinabi mo, yun ang aking susundin. Kasi sabi ni Lord ang mga nagpapakumbaba kailanman hindi niya itataboy. Ang lumalapit sa kanya kailanman hindi mapapahiya. Tama po ba? Amen, ano po? So didikit tayo dapat in every day of our lives, let us worship Him by dikit to Him. Amen, ano po? Yung parang yung tenacious servant. Alam niyo po yung tenacious servant? Ano po? Tagal ko na kasi yung nanotal, pero nag-rema pa rin sa akin. Parang dikit epoxy, hindi pwedeng humiwalay. Amen? Naitindihan? Walang hanggang Ama, eternal. Ang plano po niya sa atin, eternal. Tayo, ang abot lang natin, siguro, ano ba magiging buhay ko dito sa Saudi, ang mga pagtatayo siguro ng bahay, eh siguro, yung makatapos ang pag-aaral, ganun ang plano mo, tama po ba? Pero ang Panginoon, eternal ang kanyang plano sa bawat isa sa atin. Maliwanag po? Prinsipe ng kapayapaan. Peace, Prince of Peace. Hindi yung Prince of Peace, wala ka ng troubles na mararanasan. Paano mo malalaman na peaceful, paano mo maiintindihan ang meaning ng peace kung hindi ka dadaan sa troubles, kung hindi ka dadaan sa kabaliktaran nito. Tama po ba? Amen. Ano po? Pangako ng Panginoon, ano po, mapanatag ka. At ang ultimate peace, mararanasan lamang ng isang tao na 100% nagtitiwala sa ating Panginoon. Naunawa po ba natin? Amen. Ano po? We will not doubt Him, kundi magtitiwala tayo at mararanasan natin ang kapayapaan na ibinigay niya sa atin. Maliwanag po ba yun? Sabi dito, magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ay pagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. At sinabi ni Lord, isasagawa niya ito. Isasagawa niya ito. Naintindihan po ba yun? Hello? Amen. Praise God. Ano po? So, yan po yung mabuhay. Ano po? Yan po yung prophecy sa Isaiah. How about in Matthew? Sa kaganapan, sabi na John, now, when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea. Ito na po yung kaganapan nung sinabi doon sa Isaiah. Amen! So, in the regions of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled, which was spoken by Isaiah the prophet. Ako? Nakaka-bless. Tama po ba? Makikita natin dyan yung habag ng Diyos. Na bagamat ikaw ay duwag, o ang Naphtali ay duwag, ang Zebulun ay duwag, natayuan yung talagang sinasabi ng Panginoon. Ano po? Pero always, God is giving a second chance. Ano po? Lagi siyang nagbibigay ng chance. By the way, kasi ang Zebulun at saka ang Naphtali, magaling din silang magsalita. Actually, they are those tribes, among the 12 tribes, yung anim na tribes na yon, nag-speak sila ng mga curses. Pag sinabi natin nag-speak ng curses, ibig sabihin, sila man mismo sa sarili nila, i-withhold nila ang sarili nila na gumawa ng mga bagay na yon. Kapag sinabi nila yon, sila man mismo ay i-withhold nila yung kanilang sarili para gawin yung mga bagay na yon. Maliwanag po ba yun? Matatagpuan po natin ito sa Deuteronomy. Amen. Ano po? So, asa na tayo? Amen. Naintindihan po ba natin ito? The land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sat in darkness, paano naging darkness? Yung mga tao doon, have seen a great light. Ano po? Nagpakilala sa kanila ang salita. And upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Naintindihan po natin ito? Amen. Ano po? Dito po tayo sa last verse. Matthew chapter 4, verse 17. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of God is at hand. Anong ibig sabihin ng repent? Gaano? Pagsisisi. Lumalakad po ba tayo dito? Sa pagsisisi. This is repent. What is the meaning of repent? Repent is a decision that results in a change of mind. Pagbabago ng decision ito. Amen? Ano po? That results in a change of mind, which in turn leads to a change of purpose and direction. Amen? Ibig sabihin, magbabago yung iyong isipan, at ang bunga nito
change of purpose, change of direction. Amen, ano po? So, nabe-bless po ako dito sa nakita ko. Ano po, na picture. Sabi ko, i-place po nga. Amen, ano po? So, isa-isahin natin. Amen, ano po? Kailangan dumaan dyan. Yan po ay sakop ng pagsisisi. Not only confession, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Amen. Hindi po ganun ang pagsisisi. Kailangan makumpleto ang proseso ng pagsisisi sa ating mga buhay. Amen! Amen. Ito, number one, kailangan mag-U-turn ka. Kailangan mag-U-turn tayo. Amen, ano po? Once we hear the word of God, ano po, at kinatok ang puso mo, ito ang pagsisisihan mo, kailangan mong mag-U-turn. Turn towards God. Kasi kung ang lakad mo papunta sa kasalanan, kailangan mong mag-U-turn para humarap ka muli sa Diyos at tumakad pabalik sa Kanya. Amen, ano po? Tanungin natin ang ating sarili. Are we following God's roadmap for us, for our lives? Sinusunod ko ba? Personal po itong tanong, sinusunod ko ba ang mapa ng Diyos sa aking buhay? O mayroon ako sariling mapa? Mayroon ako sariling prinsipyo? Maintindihan naman ako ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mapagmahal. Amen, ano po? Ano ba talaga yung mapa na sinusundan ng bawat isa sa atin? Amen? Let us be serious on this. Bakit? Kasi hindi po nagbibiro ang Diyos. Amen, ano po? Dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Either heaven or hell. Pag nakatira ka sa kingdom ni God, tiyaklong ka sa heaven. Pero pag nakatira ka at pinaninindigan mo, ano po, ang sarili nating prinsipyo, ibig sabihin, nasa kingdom of darkness tayo, kahit na pinipilit natin nasa kingdom of light tayo. Maliwanag po ba yun? Wala nang nag-amen. Amen, ano po? So, tanungin natin, kailangan mo mag-U-turn. Pagka-U-turn mo, syempre, pag-U-turn mo, iba na yung tingin mo dapat. Tama po ba? We have to change our mind. Katulad na sinasabi ng Romans chapter 12, verse 2, ano po sabi doon? Do not conform with the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind so that you will know what is pleasing, good, and perfect will of God. Sabi po ng Colossians chapter 3, verses 2 and 3, set your minds on things above and not on earthly things, for your life is now hidden in Christ Jesus. So, ibig sabihin, anuman yung mga decision natin in the past, talagang kailangan po itong magbago. Naintindihan po ba natin? Hindi ko ibig sabihin na, kasi yung asawa ko, ganun eh, magbabago ako ngayon ng direction, na may bago na rin ang asawa ko. Hindi po yun ang ibig ko sabihin. Why? Sapagkat ang Diyos ang iyong saksi na kayo'y pinagsama. Maliwanag po ba yun? Hello? Opo. Kasi alam mo naman tayo, talagang galing natin sa mga rason eh. Amen, ano po? Just look at the Bible. Sabi nga natin kanina, ano po? If may susundin tayong rules, walang iba kundi ang rules ni Lord. Amen. Next, change of mind. So, tanungin natin sarili natin, ano bang pattern ng buhay ang tinatanggap ko? Ano bang klase ng pattern ng buhay ang tinatanggap ko? Are we still entertained with what the devil is doing? Tanungin natin sarili natin, na-entertain ba ako kay Vice Ganda? Na-entertain pa ba ako kapag ka nanonood ako ng mga ano yung sayaw-sayaw na ano? Amen? Na-entertain ba ako sa mga green jokes? Na-entertain ba ako kapag ka... Nag-get po ba natin? Pag isa ka pa sa mga tumatawang ganyan, kaya tanungin mo sarili mo, I think you have the wrong pattern. And you need to repent. We need to repent. Maliwanag po ba yun? Hello? So, number three, emotion. Kasama po yan sa pagsisisi. Iiyak ka talaga. Naunawa po ba natin? Si Lord na umiyak eh. Ikaw pa, iniyakan ka ng Panginoon. Ikaw pa, ano po? Lalaki ako, hindi ako iiyak. Lalaki ako. Amen. No. Give it up. Para marilis ka. Amen? Huwag ka mag-alala. Dito walang judge. Si Lord lang ang judge. Hindi ka sasabihan dito duwag, hindi ka sasabihan bakla ka kapag nakita ka umiyak sa Panginoon. Pero yung totoong iyak, wala naman siguro nagdadrama dito. Amen? But you have to be released. Amen?
You have to know who are you in front of Jesus. Naliwanag po? Emotional response. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10, mayroon pong dalawang cup na nakasulat dyan. Ano po? The cup of sorrows of God and the cup of sorrows of the demon. Babasahin ko po sa inyo. Amen. Ano po? 2 Corinthians chapter 7, ano? Verse 10. For godly sorrows is to salvation. Kasi baka mamali ako ng kabisa. Amen. Ano po? Asan ba yun? Amen. But the cup of 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ito po ang sabi. For godly sorrows produces repentance to salvation, not to be regretted. Hindi daw natin pagsisisihan. Kung malulungkot man tayo dahil napagtanto natin na mali ang ating ginagawa sa Panginoon, tatandaan po natin ito. Hindi natin ito pagsisisihan. Amen? Ito po. But the sorrow of the world produces death. Ano po yung sorrow of the world? Example. Kapisan, kalungkutan, ano po? Amen, ano po? Sabi ni Lord, magsisika, anak, iwanan mo na yan. Iwanan mo na yan, ano? Hindi yan ang tunay mong asawa. Iwanan mo na yan, anak. Ano yung godly sorrow pa ba meron? O sorrow of this world? Nalulungkot ako kasi mabawalay na ako sa kanya. Nagat po ba natin? Yung po yung pagsisisihan mo pagdating ng panahon pag yung pinili mo. Sorrow of the devil. Cup of sorrow of the demon. Maliwanag po ba yon? Hello? Amen. Amen. I do not know. Iba-iba tayo ng senaryo, ano po? Iba-iba ang pangungusap sa atin ng Panginoon. But this is just an example. But emotional, but pagsisisi does not stop in the emotional response. Amen, ano po? Hindi yung iyak-iyak at all, no? Tapos pagkatapos nun, hindi ka naman nothing, no? Wala man lang nangyari. Amen, ano po? A contrite heart, kailangan. Ano yung contrite heart? Ano po? Ang contrite heart, ang heart ibig sabihin mapagpakumbabang puso. Amen? Ano po? Pag sinabi natin mapagpakumbabang puso, ang sinabi doon ni, naalala niyo po si Cain? Malapit na po tayo. Naalala niyo po si Cain? Amen. Si Cain, na siya po ay hindi na pagbigyan ng Panginoon, ng Diyos, ano po, sa kanya po mga alay. Siguro sa atin, napakulong naman ako dito. Baka hindi ako pinagbibigyan ng Diyos pag hindi siya natuwa sa aking mga alay. Ano sinabi sa kanya ng Panginoon? Bakit ka nakasimangot, Cain? Prarapesa. Bakit ka nakasimangot, Cain? Kung mabuti ang iyong ginawa, ano po, magala ka. Subali kung hindi tama ang iyong ginawa, mag-ingat ka kasi ang kasalanan ay kumakatok sa tingkuhan. At gusto ka nitong sakmalin. Amen, ano po? Sabi ko po sa inyo kanina, sin will find you out. If we will not humble ourselves to God, masasabihin natin, tama naman ito aking prinsipyo, tama naman itong ginagawa ko. Amen, ano po? Gayong taliwas naman sa salita ng Diyos, it will find you out. Wala pong makakapagtago sa ating Diyos. Maliwanag po ba yun? Hello? So, contrite heart. Sasabi dito, sa Joel may sinabi, na blessed din ako dito, don't tear your clothing in your grief, but tear your hearts instead. Huwag yung, kasi po, noong unang panahon, kapag sila ay nagpapakumbaba, kapag sila ay nag-aayuno, nagsusot po sila ng sako. Alam mo, nabibless ako dito, no? Ganito ang gusto ng Panginoon. Opo, yung sincerity, amen, dito altar call eh, no? Example na, altar call. Sige po, kinausap po kayo ng Panginoon, nandito po ang altar, ano po? At tayo po ay lumapit para po tayo ay, alam mo yun, alam niyo po ba sa altar call? Katulad ng mensahe kanina, nangusap dito sa akin. Alam niyo po sa altar call, may tinatanggap kayo. Huwag niyo hayaan na pupunta kayo dito, tapos hindi niyo man lang matanggap ang dapat niyong tanggapin. Sabihin niyo, hindi, dito naman tinatanggap ko rin kahit nandito ako. Sino may sabi? Wala akong nakita sa Biblia, ano po, na hindi nag-move sa paglapit sa Panginoon. Sa 10 lepers, parang parehas yan na ginagawa natin ngayon. Lord, alam mo na naman, nagpapasalamat ako sa iyo eh.
Pero hinahanap ng Panginoon yung move ng bawat isa sa atin. You know why? Kasi ganito ang gusto ng Panginoon. We have to exercise the faith. Nang matanggap natin ang salita ng Diyos, kailangan ma-exercise natin yun. Yung palang unang exercise yung iharakbang natin, ano po, symbolism, sinisimbolize nito na may nangyari sa aking puso. Nagat po ba natin? Nang ako'y makarinig ng salita ng Diyos, ano po, narinig ko ito at sinisimbolo ng aking paglakad. Ano po? Ang unang hakbang ng aking pananampalataya patungkol doon sa salita ng Diyos na aking narinig. Pero ngayon iba, maaaring hindi naiintindihan. O maaaring doon sa 10 lepers, napakarami katulad ng siyam, na may sariling panuntunan ng pagpapasalamat sa Panginoon. Tama po ba? May sarili silang panuntunan. Pinagaling ako. Alam na niya yun na nagpasalamat ako. Alam niya na yun. Alam niya ang puso ko. Pero sino ang nasiyahan ang Diyos? Di po ba yung bumalik? Yung sinet aside yung kahihiyan niya, yung sinet aside yung kanyang sarili, yung sinet aside kung naman yung iisipin sa kanya ng iba. Huniwalay siya doon sa siyam para magpasalamat doon sa Diyos na nagpagaling sa kanya. But here, I do not know what is happening to this church. The first move of faith sa lahat ng salita ng Diyos na naririnig natin, hindi na makita sa iglesia nito. I hope, if the word speaks to you, do not withhold yourself on the first step of your faith. Lumakad ka sa harapan, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, salamat. Lumakad ka sa harapan, Lord, kilala mo ako, hindi ko talaga kaya ito. May marireceive ka. Of course, not all. Lahat ng tinawag ng Panginoon, ano po? Lumapit sa kanya, maging si Judas. Tama po ba? Lumapit din si Judas eh. May mga show, may mga hypocrites din. Amen, ano po? But this is not what. Ano po, ang ibig ko sabihin. Just learn to show yung unang epekto ng pananampalataya na tinanggap mo sa Diyos buhat ng marinig mo ito. Nag-get po natin at ito ay gagawin natin mamaya. Maliwanag po ba yun? If the Lord speaks to you, do His word. Move. Lord, naniniwala ako, this is my faith. Amen. Next, confess. Ano sabi dyan? Confess. Without confession, without sasabihin mo, kasi dapat mapakumbaba ang puso, tama? Ang sabi ng Bible, kapag ka, ano man ang ating sinasalita, ito ay nagbubuhat sa atin. Sa kayamanan ng ating puso. Tama po ba? So, yung kailangan itong i-release, i-renounce. Amen, ano po? Parang sinasabi mo, Lord, tinatanggal ko ang basura ng galit sa aking puso. Lord, tinatanggal ko anumang epekto ng mga salita na narinig ko, Panginoon. Ano po? Sa aking puso, sa aking tainga, ano? Ay kung anuman, ano? Sa aking buhay. Amen, ano po? Sabi niyo sa 1 John 1:9, kung sinasabi ng natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Kapag kakinausap natin ang Diyos, hindi po siya katulad ng tao. Na kapag kakausapin natin siya, hindi siya makikinig. Siya po ay nakikinig palagi. Tayo lang ang hindi na kikipag-usap, gawa ng ating kasalanan. Nag-get po ba natin? Amen? At hindi dyan natatapos. Ano na nga yun? Sabi doon, turn around. Kailangan mag-U-turn. Asan ang step ng pagsisisi sa inyo? Para sa inyo, ano ang step ng pagsisisi? U-turn lang ba? Yung iba tumitigil na doon. Tama po ba? Amen? Yung change of mind lang ba? Hindi. Amen. Ano po? Yung iyak-iyak lang ba? Yung emotion? Ano po? Yung lungkot? Dapat hindi. Amen? Dapat makita ng Panginoon ang mapagpakumbabang puso. Dapat makita ng Panginoon yung nagko-confess. Ano po? At ito po yung huli. Kailangan mamunga. Amen? Sabi po dyan, therefore if anyone is in Christ, kinuha ko po yan sa
amplified kasi maganda siya. Amen. Ano po sabi niya dito? Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. Ano ibig sabihin ng creature? Reborn and renewed by the Holy Spirit. The old things, ano yung old things? Yung previous moral and spiritual condition. Kung dati, hindi tayo nakakakilala sa Panginoon. Wala tayong gana sa mga patungkol sa spiritual na bagay. Amen. Ano po? Pero ngayon, dahil ikaw ay may bagong buhay na, amen, ano po, dapat ang iyong pinagsusumikapan, ang dapat ang ating pinagsusumikapan ay mga buhay na espiritual. Amen, sabi po dito, behold, tingnan mo, new things have come. Because spiritual awakening brings new life. Alam niyo po yung ginising, pag natutulog, tama po ba? Sa new life na to, ginising ka, ano, liyug-yug ka. Ginising tayo. Amen? Ano po? Pag sa left, ginising, ano po, alam mo, ano? Mayroon kang kapabilidad, ano po, kung ano na yung ikikilos mo, kasi gising ka na eh. Tama po ba? Amen? Ano po? So ito po yung new life na sinasabi. Dapat ito yung mag-produce, sabi dito, so produce fruit that is consistent with repentance, demonstrating new behavior that proves a change of heart and a conscious decision to turn away from sin. Sinabi natin, conscious, alam natin yung ating ginagawa. Matthew 4:17, from that time Jesus began to preach and say, repent. Ano yung ibig sabihin ng repent? Gusto ko po ito makita natin. Ang repent sa Amplified, this is a change. Change your inner self. Yung dating ikaw, yung dating ginugusto mo, ano po, yung dating binibigyan mo ng importance, yung inner mo, yung ikaw lang mismo ang nakakakilala at ang Diyos. Maliwanag po ba? Katulad na sinabi ko sa inyo kanina, pwedeng punong-puno ka ng mga honor, ano tawag yun? Karangalan sa ibang tao. Ano po? Pero, between you and God, alam ni Lord, yun po yung inner self. Amen? Yung hindi may tatalo sa Diyos. Amen? Ano po? Your old way of thinking, no? Yung pag-iisip mo, yung dati mong pag-iisip, amen, ano po? Regret past sins. Pag sinabi natin, repent, pinagsisisihan mo yung mga kasalanan mo noon. Live your life in a new way that proves repentance. Paano daw mapuprove ang repentance? By seeking God's purpose for your life. Kaya kinuha mo ito. Mapuprove pala natin talaga ang tunay na pagsisisi if we seek God's purpose in our life. So ano yung fruit ng repentance? What is the fruit of repentance, therefore? Amen, ano po? Kapag ang isang tao nagsasabi na si Kristo ang aking Panginoon na tagapagligtas, pero hindi namumuhay na binabawasan ang kasalanan kung hindi man tong aling tinatalikuran. Maliwanag po ba? Huwag po tayong maniwala na ang taong ito ay tunay na nagsisisi. Because hindi kumpleto ang pagsisisi ng walang tunay na bunga. At ang bunga nito ay ang kabanalan, ang righteousness. Maliwanag po ba yun? Naintindihan po natin? Hello? Yes. Amen. Ano po? For the kingdom of heaven is at hand. Amen? So, we must deal with our sin before we can get to the cross. Kailangan muna nating makita na tayo'y makasalanan bago natin masabi na tunay na ako'y ligtas. Maliwanag po ba yon? Kailangan muna nating makita, mapagsisihan ang ating kasalanan bago tayo mag-benefit doon sa cross in Jesus Christ. Maliwanag po ba yun? So, my people, dalawa po ang sinabi ng Biblia, nakasalanan ng tao. My people have committed two sins. They have forsaken me, the spring of living water. Hindi natin binigyan pansin ang Diyos na tunay na nagbibigay ng buhay. And have dug their own cisterns, broken cisterns that cannot hold water, at gumawa ng sariling pamamaraan para magkaroon ng anak na inaakala nilang buhay. Katulad ng tribo ni Naphtali at ni Zebulun. Pari
Naniniwala po ba yun? Tama mali? Last verse. Tumayo po tayong lahat. Napabasa niyo po yan? Anak, tayo po lahat dito ang kinakausap. Tayo ay nasa huling panahon. Amen? Ang huling panahon, naghahayag kung sino ba talaga ang sa Diyos at kung sino ba talaga ang sa kalaban. Kung waving ka pa, waving pa, ano po, kung sino man, kahit ang ating mga mahal sa buhay, pag-pray natin. Amen na po. Sapagkat ito po ang tunay na kalalagayan ng mga tao sa panahong ito. Pakibasa po natin sabay-sabay, 1, 2, 3. Ang masama, magpatuloy sa pagpapakabuli ang mga bumi, ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay pagpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gintiptalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Can we please bow down our heads? Sabi po sa talatang ating nabasa, magpapakasama ang masama, magpapakabuti ang mabuti, magpapakarumi ang marumi, magpapakabanal ang mga banal. Ibig sabihin po, ang bunga ng repentance is not just a 50% turning away from sin, but this is a 100% renouncing sin in our lives. The Lord is asking right now. Sabi ni Lord, repent. Magsisi. Kompleto na po ba yung proseso ng pagsisisi na mayroon tayo? Are we walking in the purpose of the Lord? Or in our own purpose?